Welcome everyone! This is Broken Traveler and welcome to our channel. Sa mga napadaan ulit dyan, bigyan naman likes nyo mag-like, comment, subscribe, and share ang ating YouTube channel. Thank you! So guys, ang isishare ko naman ngayon is our immigration experience. So ayan guys, let's go! So pag bago ka pumasok sa immigration, i-scan muna nila yung bag mo. So, titignan nila kung nag-exceed ka ba ng 10 ml na liquid or any, may nilagay ka bang any prohibited na gamit sa yung hand carry. And then guys, dito naman, i-check yung body mo kung may any ka bang sinigpit sa yung mga bulsa, sa yung mga shoes na hindi or pinagbabawal ng gobyerno. Alam niyo na yun, guys. So, advice lang, guys, mas maganda na pag may binulsa kayong coins, mas maganda na ilagay niyo yun sa wallet niyo. Or huwag kayong magbulsa ng coins. Kasi, yung detector is nade-detect niya yung mga metals. So, ang gagawin doon, pag once na nade-detect niya yung metals, mag-a-alarm yun and haharangin ka ng guard, i-check ka niya. So, nangyari po kasi yun sa isang kasama namin. So, was better na if you have coins, you put it in your wallets or in your bags. Ayan guys, so, pagpasok namin, after nung checking na naganap, may dinatnan kaming 5 na lalaki. Bale, 5 na mirrors, yung parang sa cashier nung sa bangko. Ganun guys, may 5 ganun. Tapos sa gilid, may 2 babae na booth din. Tapos ang akala ko guys, nung pumunta kami, nung first namin is, yung lalaking yon na pinuntahan ko is, magtatanong lang siya. Yun pala, immigration na pala yun guys. Sorry, ang syunga-syunga lang guys. So, ayun guys, nung pumunta ako doon, hindi ako kinabahan kasi yun yung akala ko. Akala ko hindi immigration yun, magtatanong lang yun. Ang akala kong immigration guys is yung 2 babae sa gilid. Kaya nung nagtanong lang siya, what is your name, saan ka pupunta, and kailan ang travel mo, kailan ka babalik, may return ticket ka ba, and may may documents ka ba. Kami guys is may invitation kami. So, invited kami ng church. And guys, my gosh, ang church pala is mainit sa immigration. Kaya ang ginawa nung lalaki sa akin, pumunta ka dun sa gilid, may binigay siyang papel, and i-fill up ko daw yon. Tapos pagkatapos nun, may kukuha sa papel and ibibigay niya yun sa babae. Tapos tatawagin ka nung babae, iku-question ka. So ayun guys, fill upan ko nga lahat yun, yung papel. Ang nakalagay lang naman dun is yung name mo, address mo, anong educational attainment mo, kung magkano yung pocket money na dala-dala mo. Guys, hindi naman nila tinignan yung pocket money. Pinasulat lang kung magkano. And then, meron ka bang ibang salary? Ano ang job mo? Ganun siya guys, etc. etc. And then, kinuha yung passport ko. Tapos, binigay dun sa babae. Tapos, pagkatapos nun, bale, 5 kami guys. So, eto na yung nakakatawang part. Ang 5 kami, yung isa is working siya sa public. Yung isa is retired na police, resigned na police. Yung isa naman is 4th time na niyang pumunta sa Hong Kong. And kaming 2 is first timer na nagsinungaling na laborer. Yun pala guys, may work kami. May work talaga kami. Hindi lang namin dineclare na working kami. Pero private naman, private company kami. So, ayun guys. After naming finil upan yun, nauna yung una kong pinsan, yung 4th timer na pumunta sa Hong Kong. And tinanong siya nung babae. And sabi nung pinsan ko, ang tanong daw sa kanya is, ano ang gagawin niyo dun sa Hong Kong? So, ang sinabi niya guys is yung nasa invitation namin na magdi-discuss ng praise and worship, magle-lecture po kami, magsi-seminar, and at the same time, magbabakasyon na rin. Sino yung, tapos tinanong guys kung sino daw yung nag-invite sa kanila, and sinabi niya na yung pinsan. Yung pastora doon, which is yung pinsan naman namin. Ang nakakatawa guys, 3 sila magkaka-apelyedo. Kaming 2,
Magkaapelyado rin kami, kaso hindi kami related. So, tinanong nung immigration, kaano-ano mo si ako daw guys, kasi iba yung apelyado ko sa kanila. Sinabi nung pinsan namin na pinsan ko siya, pero medyo malayo. Kaso, nasa iisa kaming clan, ganun yung sinabi niya guys. So, ayun, pumasa naman. Tapos, nung nalaman niya na yung isa naming kasama, which is yung working sa public, is asawa niya, tinanong siya ng marriage contract. Sakto naman guys, walang tao sa bahay nila, so walang magpipicture nung marriage contract. Kasi hindi nila dala-dala guys. Kaya ang ginawa niya, sige, pinapunta niya sa upuan, dun sa amin. Tapos, pinahanap niya ng marriage contract daw. Hindi naman naman namin alam kung saan yun mahahanap. Di ba guys? So, ayun. Pagkatapos, akala ko ako yung next na sasalang. Kasi ako yung next na nag-pass nung papel. Kaso, inuna yung pinsan ko na kasama kong nagsinungaling na working, na laborer. So, ayun. Sumalang yung pangalawa kong pinsan. And guys, sobrang nervous niya. Kaya, nung nakita yun ng immigration officer, medyo questions siya ng halos umabot ng isang oras, guys. Lahat na lang, tinanong sa kanya kung may picture daw ba siya kasama yung pastora nung nasa Hong Kong, kung may kontrata daw ba siya na dala, kontrata nung pastora na nasa Hong Kong, and kung may picture daw ba siya na, kasi siya yung leader namin, parang taga-kanta namin. So, tinanong siya kung may picture daw ba siyang kumakanta dun sa harap, may picture daw ba siya sa church. Tinanong din siya kung may picture daw ba siya sa akin, kasi ako yung keyboard na nagki-keyboard ako. So, pinakita niya, may picture daw ba siya nung una naming pinsan na nag-gigitar, kasi siya yung guitarist. So, ayun, hinanap lahat yon. And then, yung pinsan namin, pinakita lahat. Tapos, ang akala ko guys, hindi totoo yung binabasa nila yung messages, yung mga convo. Pero, totoo pala yun guys. Yung second naming pinsan, tinanungan daw siya nung convo nilang dalawa nung pastora sa Hong Kong. So, ang ginawa ng pinsan namin, pinakita niya. Which is, kung titignan natin, dapat bawal pala yun guys, diba? Kasi may data privacy ngayon. Sabi nila, hindi ko lang sure, siguro. Tapos, nakita nung, binasa yun guys talaga nung immigration officer. So, nung nakita niya na, sinabi ng pinsan namin na pupunta kaming Macau, tinanong niya yung pinsan namin, tinanong ni immigration officer yung pinsan namin na, pupunta ba kayo ng Macau? Ganun siya, guys. Tapos sabi ng pinsan namin, hindi ma'am, pero pag kakayanin ng oras, pwede kaming pumunta. Pero pag hindi, hindi. Tapos, in-scroll ulit niya, nakita niya yung kantsawan ng pinsan namin at nung pastora dun sa Hong Kong na sabi ng pinsan namin na titignan niya daw yung BF niya dun sa Hong Kong. So, tinanong ulit yun ni immigration officer kung magkikita ba talaga sila nung BF niya. And sabi nung pinsan naman namin na char-char lang yun. So, okay, ganun siya. And then, may iba pa daw siyang tinanong kaso hindi ko na ma-remember yung kunento sa akin. So, ayun, umabot siya guys ng halos isang oras sa pag-i-interrogate ni immigration officer. And then next, habang naghihintay ako, hinihintay namin yung isa naming pinsan. Kasi, dun sa first pa lang, bakit hindi pa siya pumupunta para sa second interrogation? Yun pala guys, nung tinawagan siya nung husband niya, nasa waiting area na pala siya. Ang sa kanya kasi guys, is meron siyang work. Nag-work siya sa public. And, ang ginawa niya guys, is kumuha siya ng nag-process siya ng papers and kumuha siya ng travel authority. So, nung nakita yun nung first na immigration officer, yung lalaki, parang siguro natakot siya kay magalong, kaya pinalusot agad siya guys. Pero hinanapan lang daw siya nung company ID nila, yung contract niya sa
with the government and then yung travel authority. Kaya kailangan yun, guys. So yung contract niya is kasi sinend daw sa kanya through email, kaya yun yung pinakita niya. And then yung government ID niya, pinakita niya din, guys. So ayun, pinapasok kaagad siya. Hindi siya sumalang dun sa second yung babae, hindi siya sumalang dun. So ayun. After niya, ako naman yung sumalang. So ako yung pang third na sumalang. And then since first time ko din and labor yung sinabi ko na work ko, ang question lang naman sa akin, guys, is kung mag-exit daw ba kami ng Macau. And guys, my gosh, nagsinungaling ulit ako dito. Sinabi ko na hindi, kahit na pumunta kami naman ng Macau. Tapos sinabi niya, nung nakita pala niya, guys, yung course ko, medyo tumahan siya. Ano yun? Medyo kumalma siya. And then, pa-smile-smile lang siya. And sabi niya sa akin, magti-take ka ba ng, pumasa ka ba ng board exam? Ganun yung sabi niya sa akin. And nung sinabi kong hindi, sabi niya sa akin na, tinanong niya ako kung may balak daw ba ulit akong mag-take ng board exam. And sinabi ko naman na oo. Kaya ang sabi lang niya sa akin, ganito, guys, yung sinabi niya. Bilang ate, concern lang ako sa'yo. And mahirap tong course mo. Kaya kung ako sa'yo, mas maganda na bumalik ka dito sa Pilipinas at dito mo siya i-apply. Ayun yung sinabi niya sa akin, guys. And paulit-ulit niyang sinabi na concern lang daw siya sa akin. Which is, oo naman, wala din lang naman akong balak mag-work abroad. And guys, so, ang next naman, ang tinanong lang niya sa akin is yung ID namin dun sa church. Kasi iba daw kasi yung apelyido ko. And dun sa invitation, bale apat kami, ako yung naiiba yung apelyido. Yung isang ka-apelyido ko, na pinsan ko na hindi ko relate yung apelyido niya, is iba yung invitation niya. Ginawan siya ng ibang invitation. So, ayun. Nung tinanong ako nung ID namin dun sa church, pinakita ko naman, guys. And nag-smile-smile lang naman siya. And then, pagkatapos nun, ay, guys, pinasulat pa pala ako dun sa papel na pinirmahan namin ng I promise not to work in Hong Kong. And may isa pa, guys, I promise not to find any job in Hong Kong. And then, yung last na sinulat ko is kung magkano yung pocket money na dala-dala ko. Yun lang naman, guys. Tapos sinanong ako kung anong trabaho mo? Ganun, guys. Tapos sinabi ko, laborer. Tumutulong ako sa mga magulang kong mag-farm. So, nilagay niya doon laborer. And tinanong niya kung magkano ang kinikita ko every month. So, ang sinabi ko is 5,000, guys. So, ayun. Pagkatapos nun, goods na kami ni ate. So, pinabalik ako dun sa lalaki na officer and may tinatak sa aking passport. And then, pinabalik ulit ako dun sa babae and may sinulat. Tapos, pinapunta na ako dun sa waiting area. Tapos, ang fifth and last na sumalang, guys, is yung aming pinsan. Pinsan, which is yung kaapelyedo ko, pinsan ko siya, guys, hindi sa father side pero sa mother side. Pinsan na reside na police. So, hindi namin alam, guys, na ang passport pala ng mga uniformed men is iba pala sa ating mga civilian or regular citizens. Kaya, nung tinatanong daw siya nung lalaki, according sa kwento nung aming pinsan, kung may work daw ba siya, sinabi niyang wala. Kasi ang usapan namin, huwag sabihin yung trabaho. Kaya, nagsisinungaling siya at sinasabi niyang, wala po akong trabaho. Police ka ba? Sabi sa kanya, hindi po. Which is, oo naman, talagang hindi na siya police kasi nag-resign naman siya. Pero, kasi hindi daw siya convincing, pinapunta siya dun sa babae na immigration officer. And ayun, tinanong siya nung babae na kung police nga ba talaga siya. And
Dahil nagtataka yung pinsan namin kung bakit paulit-ulit nilang tinatanong, sinabi na lang niya yung totoo na pulis pala siya. And dun, and sina saka sinabi nung immigration officer na kasi iba yung passport niya sa passport namin. Yung passport na hawak niya is pang pulis pala yun. So, dun namin nalaman yun, guys. Ay, nako. Hindi kasi kami nag-research. Sorry. And hindi namin nakita yung passport niya na iba pala sa passport namin. Ayun guys, so tinanong siya and then kung may ano ba siya, sakto naman dumating yung order na, hindi ko alam yun guys, basta order na parang na-terminate na siya from duty ata yun guys. So pinakita niya yun and then hinanapan din siya ng picture kasama yung tito niya and then picture nung... Ay, hinanapan pa pala siya guys nung kontrata nung tito niya and yung birth certificate guys nung tito niya sa abroad, which is hindi namin alam kasi sa akin lang guys, 'di ba pag kukuha ka naman ng passport is birth certificate naman ang kailangan. So hindi namin alam guys kung bakit nila hinahanap yung birth certificate. So since wala siyang napakita, at marami na naman silang tinanong sa kanya. And after that, saka siya pinapunta sa waiting area. And yung interview niya is umabot ng 1 hour. Mahigit 1 hour, guys. So, 15 minutes before nung flight namin, saka kami nakapunta sa boarding area. And hindi ko na alam guys kung ano nang tawag doon. Basta before ka mag-board, saka kami nakapunta doon. So guys, ang advice ko sa inyo, yung base naman sa observation ko, mas maganda na kasi yung sinulat daw doon sa papel namin, according doon sa second kong pinsan, nung binasa daw niya is consistent interview. Consistent in their interviews. Pare-parehas yung kanilang sinasabi and magkakapareha yung mga sagot nila. Yun yung sinabi daw dun. And kaya ang advice ko guys, pag group kayong pupunta dun, mas maganda na be prepared. Magkaisa kayo ng sagot. I-brief nyo yung sarili nyo kung anong isasagot nyo, ano yung... mag-usap-usap na kayo guys dun sa isasagot nyo para... Pare-parehas ang ikukwento nyo dun sa immigration. And then, guys, based sa observation ko, kung ikaw ay confident sa yung sinasagot, hindi ka tatanungin ni immigration ng maraming question. Kasi yung second na pinsan namin, over kasi yung nervyos niya, kaya siya yung natagalan. Kasi pinapakita niya na ninenervyos siya. Pero nung... pinakita niya na parang confident and pare-parehas na kami nung sagot, saka siya pinapunta dun sa waiting area. So, mas maganda na be confident. And then, sabihin mo lang yung totoo para iwas ka ng yung ano. Hey guys, minsan pag hindi mo sinasabi yung totoo, medyo ano, diba? Naiiba yung kwento mo. So, mas magandang sabihin mo yung totoo. And kung nagsinungaling ka, katulad namin na sinabi namin na labor kami, dapat mag-stick ka dun sa sinungaling mo. Please, learn to be confident in your answer. Ayun, guys. So, ayun, guys. And then, ayun. Pumunta na kami ng airplane. Pinakita namin yung boarding pass sa dun sa boarding gate pala guys. Naalala ko na yung pangalan nun. Yung tawag dun. So, pumunta na kami ng boarding gate. Pinakita yung boarding pass. And pumunta na kami ng airplane. So, ayun guys yung aming immigration experience. And hopefully, nakabigay siya ng tip sa inyo. Sorry kung... litong-lito yung pagkakasabi ko. And, pero hopefully, nakagain kayo ng kahit papaano may konti naman kang napag-aralan dito. And sa mga first-timers, kaya natin yan. Be confident and kaya nyo yan. Sabihin nyo sa sarili nyo na kaya nyo yan and be motivated na
pupunta kayo sa ibang bansa. So, ayun guys, thank you for watching and tuning in again. Salamat sa pagkikinig and see you on my next vlog. Bye-bye! Have a Merry Christmas and a Happy New Year. God bless!